Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to guys ay ituro ko sa inyo kung paano mag-layout ng concrete door jamb. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay pakiclick yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod pa na mga video. At bigyan nyo na rin ako ng isang like. So ang una natin gawin guys ay magkabit tayo ng tansi sa ilalim. Pagkatapos natin maglagay ng tansi sa ilalim, maglagay na tayo ng pako sa bandang kanan bago tayo maglagay ulit ng tansi at lagyan ng hulog. So makikita nyo guys na dinikit ko yung hulog sa nilagay natin na tansi sa ilalim. So ang purpose ng tansi natin sa ilalim ay para magiging straight yung wall natin. Pagkatapos ay sukatin, halimbawa 1 inches sa ilalim, 1 inches din sa itaas. At kung napansin nyo guys ay magkatapat yung tansi at saka hulog. Kailangan yan para hindi tabingi yung door jamb na gagawin natin. Pagkatapos ay sukatin sa tamang size ng door jamb na gagawin nyo. Halimbawa 90 cm yung lapad ng hamba ng entrance nyo. Pagkatapos sukatin, lagyan ng pako at lagyan ng tansi. Ang lapad ng hamba na gagawin natin ay 90 cm at ang height ay 210 cm standard. So mula sa header mag-offset lang tayo ng 60 cm bago tayo mag-level gamit ang level hose. Sukatin ang offset na 60 cm pataas at guhitan at lagyan ng pako at tansi. So bago nyo pala makalimutan ay pakiclick yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pa na mga video. So pagkatapos ninyong may kabit ang tansi ay silipin nyo kung magkatapat na ba. Kailangan yan para hindi tabingi yung door jamb na gagawin nyo. So bago tayo maglagay ng tansi sa loob ay kailangan muna natin i-guide ng eskwala para magiging nasa eskwala yung door jamb na gagawin natin. Ganun pa rin na paraan ang gagawin natin ng paglagay natin ng tansi sa labas. Lagyan ng pako bago lagyan ng tansi. Pagkatapos ay sukatin. Halimbawa 5 inches. 5 inches din sa itaas. Ang kapal ng door jamb na gagawin natin. So isang tansi lang ang hinulugan natin. Lahat ng tansi na idagdag ay sukatin na lang yan. Kapag parehas ang sukat at magkatapat lahat ng tansi ay magiging nasa hulog lahat ng tansi nyo. Kahit unang tansi lang ang nilagyan ng hulog, yung pangalawa, pangatlo at pang-apat na tansi ay magiging nasa hulog yan. Kung natandaan nyo kanina ay nag-offset lang tayo ng 60 cm para sa header natin. Bakit nag-offset lang tayo ng 60 cm? Para hindi tayo mahirapan mag-level. So kung makikita nyo guys ay magkatapat na lahat ng tansi. Kailangan po iyan para magiging straight yung door jamb na gagawin natin. Tips pala sa mga baguhan pa sa ganitong trabaho, medyo higpitan nyo lang yung tansi nyo para hindi basta-basta may tulak kapag nagpalitada na tayo ng halo. Ang kailangan lang ay nasa hulog, nasa level para maging eskulado ang door jamb na gagawin nyo. So nag-umpisa na tayo magpalitada, siguraduhin lang na hindi lumampas yung palitada nyo sa tansi. Kapag may lumampas ay kiskisin nyo kagad. So panoorin nyo lang hanggang matapos ang video na to guys, para naman may makuha kayo na idea. Bago nyo pala makalimutan, pakipindot yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pa na mga video. Maraming salamat po.